Hello guys, welcome back to my channel. So, mayroon tayong gagawin na sasakyan, GMC 2005 model. So, titignan natin kung anong problema kasi ito ay ginawa nila sa ibang shop. So, dinala dito, inas computer ko, then ito ay yung lumabas, 1 and 2. Solenoid. So, yung 1 and 2 solenoid yan is wala siyang first gear at saka port. So, nangangahulugan may problema yung gear niya. So, titingnan natin buksan. Kasi nga okay naman siya pagka ano siya dinidelete mo siya yung trouble code, okay siya. Kaya lang bumabalik, hindi naman siya ano pending, kundi ano lang trouble code lang na nakalagay, kumbaga history ang nakalagay. So bubuksan natin ang crank case para makita kung anong problema nun. Kasi nga kung may problema yung wiring, nagiging ano pending yung problema sa ano. At saka hindi naman to ano baguhan na problema ng ano 4L60 na transmission. So, either sa dalawang solenoid, yung 1 and 2 solenoid, at saka yung 2 and 3. Yun lang naman ang nagiging problema dyan, kung yun ang trouble code dyan. So, pag bubuksan natin yung crankcase, dahan-dahan natin bubuksan yung crankcase. Magmula dito sa ano, mag-uumpisa tayo sa harap para yan, yun yan. Papunta ron sa likod hanggang sa maiwan yung isang bolt doon sa likod sa corner para yung langis babagsak dito sa corner din para masalo mo siya at pwede mo siyang ibalik kasi nga bago yung langis niya, kapapalit lang. So ayan, buksan muna natin. Ayan na, dahan-dahan nang bumababa yung crankcase. Ayan guys, tumulo na. So simple lang naman yung ano gagawin natin dito na pag troubleshoot kasi naka number 2 siya kaagad eh pagka i-denied mo, naka number 2 siya kaagad. Hindi siya nagpo-persigil. Then, second, third. Tapos yung fourth, hindi siya nag-shift din. Ganun ang problema niyan. So, ayan guys. So, ayan, babagsak yung lagis na ganun. Ay, dahan-dahan lang, mag-iwan ng lang isang bolt doon sa likod para hindi siya kagad-agad babagsak. So, ayan. Ayan na. Lalabas na natin yung crankcase. Ayan na guys. Ayan. So, ayan. Yung black na yon, yun yung filter, yung nasa baba. Yan ang filter ng transmission nasa baba. So ayan guys, kuha tayo ng
screw para tingnan natin yung 2 and 3 na solenoid. Kasi yun ang malamang yun ang nagiging problema niya. So ilawan natin mabuti. Lagay natin yung malapit yung ilaw para makita natin. So ayan. Ayun. Yun yung ano problema niya, yung ano 2 and 3 solenoid. Umangat siya, guys, ayun. Kung makikita niyo yung picture, nakaangat. Kita niyo yung picture, nakaangat siya, yung 2 and 3 solenoid. So ayun oh, hugot siya, yung tanggal. Wala siyang ano, wala siyang lock. Hindi siya nalagyan ng lock. Pwedeng nalagyan ng lock, kaya lang hindi rin nakita yung lock doon sa ano, crankcase. So leaning to say nakaligtaan lang na nalagyan. Ayun oh. Ayun oh, hugot, guys oh. Wala siyang tinanggal, wala akong tinanggal na lock. So yun ang problema niya lang, walang lock. So ayun guys, yan ang ano problema. There is no lock pin in that solenoid, yung 2 and 3 na yan. So ang gagawin natin, lalagyan lang natin ng lock, sasauli natin at saka ibalik na. So aayos na yan. Yun lang ang problema yun, guys, wala nang iba. So ibalik na natin yung crankcase at saka ibalik natin yung langis. Ganun lang, guys, para ano, saluin mo lang yung langis para pagka ano, may balik mo. Linisan mo lang siya ng gasolina sa palibot para matuyo siya. So yun lang ang ginagawa ko, guys, pag kinakabit ko na. Bigyan ko ng bolt na ganyan, then ayun, ilalagay ko lahat yung mga bolt saka ako maghigpit. Kasi nga kung hapitan mo na yung dalawa o tatlong bolt, magkakaroon ng ano, yung misplace yung butas. Hindi mo na malagay. So kailangan ilagay mo muna lahat na medyo maluwag pa. So ganun lang paggawa, guys, ng ano, ganyan transmission. So ayan, so hapitan na natin. Mabilis lang naman pagka ano, alam mo na yung problema. Kasi nga kumbaga hindi na baguhan yung ganitong problema ng sasakyan, ng transmission pala, na namimit. Kaya kuminsan mayroon yung pagkakataon na kagad-agad alam mo na yung problema. Hindi kagaya nung nag-aaral ka pa na parang nangangalap ka pa ng ano, mga experience o kaya mga problema. Kasi nga may mga pagkakataon na parehas yung ano, trouble code, kaya lang magkaiba yung problema, kaya doon nagkakaroon ng conflict. So paano, guys, salamat sa inyo sa panonood. Sa susunod ulit na video ko, makita-kita tayo. So subscribe my channel and click the bell para ma-update ko kayo sa bagong video.